Mga biyahero, alam niyo ba kung para saan to? Pwede mo naman gawin. Bye-bye? No? Kuha ko nga, pre. Ano may tawag? Pang blush, oh. Pang blush. O, teka-teka. Malangaw, malangaw. Kain yung pagkain. At syempre. Mali yun. Yan yung talaga yung original. Original. Well, late ako. Pupunta na ako sa school. Ang totoo niyan, ang walis tambo na made in Manito, isa raw sa pinakamatibay na walis sa buong Pilipinas. How true! Si Tatay Domingo, kabilang sa pamilya na gumagawa ng walis tambo mula pa sa kanyang kalululuhan. Oo, halos po ang gumagawa niyan dito sa amin. Mga 80 to 85% walis tambo po ang pinakahanap buhay. Kahit anong pagbaloktot sa walis na to, nako, walang lagas yan. Sana all secured. Ang kanila raw sikreto, nasa proseso. Isa-isa nilang sisiguraduhin na tuyo na ang mga talahib na kanilang gagamitin. Papagpagin ito para magpantay at matanggal ang maliliit na bunga nito. Tsaka ito puputulin. At ididikit sa kahoy gamit ang alambre, tali at pako para talaga namang secured. Dalawang beses itong tatahiin para hindi maglagas. At saka lalagyan ng sticker para ang hawakan ay hindi magaspang. Mabibili ang kanilang walis mula 60 pesos hanggang 180 pesos. Well, depende sa laki. At pwede pang magpa-personalize ng walis, ha? Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang sa bayan ng Manito ang Nito Talahib Festival bilang pagkilala sa kahalagahan ng mga damong ito sa kanilang bayan. Nito, kung saan hango ang pangalan ng bayan ng Manito, at talahib na ginagamit naman ang material sa kanilang walis.